Inaantok yan. Amen. Ay gising. Ah. So kapag ka mukhang malungkot, ay tanungin mo. Amen. Bakit malungkot yan? Amen. Ah. Dapat tayo ay may galak na puso sa ating pagsamba. Amen. Hallelujah. Alam nyo ay may mensahe ang Panginoon ngayon sa iyo at sa akin. At katatapos lamang ni ating first service. And hallelujah. Woo! Alam niyo po, mga kapatid, ay before I proceed doon sa exhortation, sinong nanonood ng YouTube dito? Taas nga ang kamay. Ay, kung babait naman, walang nanonood ng YouTube naman. Ay ka, ano mga pinapanood ninyo? Okay. Ay, hindi naman na. Sige, taas ninyo yung kamay ninyo. Sinong nanonood sa YouTube ng worship? Wait, teka muna, taas muna natin ang kamay at ililista ko talaga yung hindi. Ay, teka muna, pagka hindi kayo nagtaas ng kamay, ay questionably yan. Ayan, no, kung bakit ko na ano ninyo. Alam ko may mga favorite song kayo doon, and then sasabihin ninyo, nabanggit nyo na ba, sana nandoon ako. Diba? Kapagka tayo ay nakikinig, sana nandoon ako sa lugar na yon. Alam ninyo? Dumating din sa isipan ko yun eh. Sabi ko, sana maka-attend ako sa concert ng mga malalaking, sabihin natin, mga band, sabihin na natin na ginagamit. Tulad ng Hillsong, ayan. Tulad na sa panahon ngayon natin, ayan, alam na mga kabata, Elevation Worship, ayan. So, at iba pa. Pero alam ninyo, mga kapatid, the Holy Spirit spoke to me, sabi niya, bakit kailangan mo pang hintayin na makarating ka doon sa lugar na iyon? Amen? At the Lord our God do not change. At anong sabi doon? If two or three gathered in my name, there am I in the midst of them. Pero minsan, nalimitahan tayo, kaya paboritong-paborito natin yung kay Matt Redman na kanta. Amen? When the music fade and all strip away. Alam niyo, kailangan mabasag yung mindset natin this morning that real worship is not about the place. I mean, it's not about the one who sing the song. And it's about, amen, amen, the real meaning of worship. It's about worshiping the Lord. It's about Him. No one else. It's not about you. Amen. Worship, it's about God. It's not about the place. It's not about the instrument. Kaya basagin natin yung mindset natin na mag-worship lang tayo kapag nasa lugar na yon. Na mag-worship tayo kapag napunta ako doon. Why people are so in depth? Meaning, napakalalim nila kapag nandoon sa mga lugar na yon. Because, amen, naka-mindset sila, kakatagpuin sila ng Panginoon. Mali eh. Amen. Hindi lamang doon nakikipagtagpo ang Panginoon. Because this is a church and this is the house of God. Kaya pag pumunta tayo dito, kailangan natin basagin yung mentality natin. And as we go in this place, dapat alam mo yung gagawin mo. You will worship the Lord. But not just singing, but worshiping the Lord in spirit and in truth. Kaya sabing ganun, Isaiah 25:1, O Lord, Thou art my God, I will exalt Thee. I will praise Thy name, for Thou hast done wonderful things. Thy counsels of old are faithfulness and truth. Tapat po ang Panginoon sa ating mga buhay. So yung term na I will exalt Thee, amen, I will extol, I will raise the name of God, I will praise Him. Yun po yung mga ibig sabihin. And we will sing song, Hallelujah. Meaning that is the reverent response to the presence of God, an invitation. We know one thing, amen, about, we know many things, but in worship and in our God, simply lang eh, when He is invited, He comes. When God is invited, He comes. At tayo po ay corporate worship na tinatawag, aawit tayo corporately. But you know what? To be this corporate worship, to be more effective, invite God personally. Imbitahan mo personally. Because worship is not just corporately, but it starts individually. And as, hallelujah, shikarababas, yes, Lord,
as every one of us worship in spirit and in truth, remember, amen, hallelujah, we should have personal relationship with God. And when we do that, kapag ginawa po natin yun personally, I mean, meaning, yung worship mo hindi maapektuhan ng kaliwa mo, hindi maapektuhan ng kanan mo, hindi maapektuhan sabihin namang ng worship leader na itaas po yung kamay natin, pumikit po tayo. Our worship, amen, dapat alam mo na yan na pagpupunta ka, sasamba ka sa Panginoon. Ilalagay mo na sa iyong isipin, ilalagay mo na sa iyong puso, nasasamba tayo ngayong umagang ito. Yes, Pastor, meron mga circumstances ako kaya nagugulahan. But those circumstances, amen, hinahamon ko kayo ngayon. 1 hour lang naman tayo dito sa church eh. Ang worship natin, ilang minuto. Kalimutan mo muna yan. Amen? Iwan mo muna lahat ng gumugulo sa isip mo. And as we worship today, hamunin ko po kayo. Hamunin ko ang bawat isa sa atin. Shikarababasiya. Yes, Lord. Hamunin ko kayo. Kung may kalalagayan kayong sitwasyon ngayon, just give the Lord, amen, yung time sa worship at sa salita niya, just 1 hour. Kayang gumawa ng himala sa buhay mo. If you would just give your time, your heart, your mind and soul and spirit, worshiping God in spirit and in truth, kayang gumawa ng himala sa buhay mo ngayong umagang ito. So as we sing, Shikarababasiya Rasinda, hallelujah, and I will exalt thee. Amen. Hallelujah. It's a reverent response to the Lord. Giving praise, giving glory. It's not about your worship. It's not about you. It's about God. It's not what only what God has done to your life, but who He is. He is eternal. Hallelujah. He is omnipresent. He is all-powerful. Amen. And He is never changing. Kaya, every one of us, if we will just, what do you call this? Meditate on this matter. Wala naman dahilan para hindi mo sambahin ang Panginoon eh. Amen? Wala naman dahilan para hindi natin ibigay yung pagsambang nararapat lamang sa paano nagpapabigat sa'yo. Amen? Don't allow these baggages to hinder your worship to the Lord. Because these things are the work of the enemy hindering you to get closer to the Lord in worshiping Him. So today, this morning, God wants your heart. God wants the best worship that we can ever give to the Lord. Hallelujah. So before I give the microphone to Sister Pau, hallelujah, as she's going to lead us in worship, I invite Sister Jinky, amen, to pray for us, to pray for our event. Prepare our hearts. Continue in the spirit of worship. Yes, O Lord God. Hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. Panginoon Diyos, Ama, kami po yung nagpapasalamat po, Panginoon, sa umagang ito po, Panginoon. Muli namin, O Lord God, inilalapit ang pangalawang kawan. Maraming pong salamat, O Diyos, sa ginawa mo, O Lord God, sa unang gawain, O Lord God, kung papaano, O Lord God, na Ikaw ay naranasan po, Panginoon. Kaya't, Panginoon, inilalapit namin, O Diyos, Ama, ang ikalawang gawain, O Lord God. Patuloy po namin, O Lord God, itinataas namin ito sa Iyo po, Panginoon, nang Iyong banal na presensya po, Panginoon, ay patuloy na maranasan sa aming kalagitnaan, O Lord God. Maraming pong salamat, O Lord God, sa Iyong bayad po, Panginoon, na patuloy mong idinako sa lugar na ito, O Lord God. Panginoon, narito po kami sa umagang ito po, Panginoon. Nais lamang po namin, O Diyos Ama, na Ikaw ay aming pasalamatan, O Diyos. Papurihan ka namin, O Diyos Ama, sa umagang ito po, Panginoon. Inilalagak po namin, O Diyos Ama, ang aming mga buhay sa Iyo lamang, O Diyos Ama. Kaya, Panginoon, hallelujah. Maraming pong salamat. Thank you for your presence, Lord. Thank you, Lord. Thank you for your love, O Lord God. Hallelujah. Panginoon at Diyos Ama, nilalapit namin sa iyo patuloy ang lahat ng tatayo po, Panginoon.
To all musicians, O Lord God, hallelujah. Patuloy namin inilalapit sa iyo, Diyos Ama, ang worship team, O Lord God, na patuloy na ginagamit mo sa aming kalagitnaan. Sa pre-worship, O Lord God, sa buhay ni Pastor Bailon, with song leader, O Lord God, Sister Pao, O Lord God, maraming marami po salamat po, Panginoon, sa kanilang buhay, O Lord God. Itayo mo po sila po, Panginoon, ng may kapangyarihan po, Panginoon. At ganun din po, Panginoon, sa mag-offering prayer, Lord God, sa umagang ito po, Panginoon, ay patuloy namin itinataas sa iyo, O Lord God, na ang bawat salita po lamang, Panginoon, ang mamutawi sa kanilang mga labi, O Diyos. Kahit maraming marami po salamat, O Lord God. Kahit sa umagang ito po, Panginoon, muli namin idinudulog sa iyo ang aming kapatid ni si Pastor Ronald, O Lord God, na gagamitin mo, O Lord God. Tunay nga po, Diyos Ama, na ang iyong salitang idadaloy niyo, O Lord God, ito ay ibinigay mo sa Kanya. Kahit ang dalangin namin, O Diyos Ama, hallelujah, bukas mo po ang Kanyang labi, O Lord God, nung may kapangyarihan. Langisan mo po ito, O Diyos Ama. Maraming marami po salamat, O God, sa Kanyang buhay na patuloy mong ginagamit. Kahit pagpalain mo po, O Lord God, ang Kanyang buhay. Empower Him, O Lord God. Mightily, O Lord God. Hallelujah. Maraming marami po salamat sa Kanyang buhay, O Lord, at sa Kanyang buong pamilya po, Panginoon. Kahit sa umagang ito po, Panginoon, muli kami magpapatuloy sa gawain ito. Kahit ang dalangin namin, O Diyos Ama, patuloy na mangusap po kayo sa iyong bayan. We expecting more, O Lord God, na patuloy namin maranasan ang iyong presensya. Kahit sa umagang ito po, Panginoon, kami nagpapasalamat na, O God, sapagkat alam po namin, O Diyos, na malaki ang iyong gagawin sa iyong bayan. Maraming marami po salamat, Ama. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin, O Diyos. Maraming marami po salamat. We love you, Lord. We love you, Lord God. Thank you, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. I believe everyone is here. Hallelujah. And desires to encounter our God. Sabi ng Panginoon, hallelujah, hindi niya tayo bibigoin. When we seek Him with all our hearts, we will find Him. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord God. Kaya pour our hearts, not only our lips, but pour our hearts into worship. In adoring Him, hallelujah. Hallelujah, Jesus. Thank you.
Praises, Panginoon. Hindi aksidente, Panginoon, kung bakit naririto kami, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. We pray, Lord God, that you draw near to us, O God, as we draw near to you, Panginoon. Patuloy kami nagpapakumbaba, Panginoon, sa iyong harapan, O Lord God. You are beautiful, O Lord. Our desire, Lord God, just to be with you, Lord, to be in your presence, oh God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord God. Kaya Panginoon, pagyamanin mong yung presensya sa lugaring ito, Lord. Hallelujah, Jesus. And we will say, Lord, that you are beautiful. Lies undisturbed.
Continue in the spirit of worship. Make it your personal prayer. Presensya ay patuloy na malayang kumilos sa kalagitnahan namin. Temporary, Panginoon, titigil kami sa aming pag-aawitan. But Lord, patuloy kayong mangusap, Lord, even sa iyong mensahe sa gagamitin mo, lingkod, sa buhay ni Pastor Ronald. Ang iyong mensahe, Panginoon, ay patuloy na mangusap sa bawat isa sa amin. At ang malayang pagkilos ng Santong Espiritu, Lord, ay patuloy na katagpuin mo kami personally. Katagpuin mo, Panginoon, ng bawat isa na naririto sa bawat nakikinig through Zoom, through YouTube, and every platforms, Panginoon, Lord. Ang magandang balita, Panginoon. Hallelujah. Woo!
Yes, Lord, you are personal God. Kaya alam mo, Panginoon, ang bawat sitwasyon ng kalalagayan namin. Kaya kami nagagalak, Panginoon, Lord. Hallelujah. Na may ginawa ka na sa buhay ng bawat isa. Kumilos ka na. At nasasabik pa kami, Panginoon, sapagkat nagsisimula pa ka lamang. And the best is yet to come. Hallelujah. We will encounter you more today. Hallelujah. And we're so excited about it. Let the joy, hallelujah. Let the peace, Panginoon. And let the power be manifested in the midst of us today. Woo! And let your victory, hallelujah, woo, be experienced today by your people. So now, Lord, hallelujah, we sealed it by the blood of Jesus. And we give glory, we give honor, we give praise, Panginoon. Woo! Because no other God deserves this but you alone. For your glory alone, in Jesus' name we pray. And all the people of God says, Amen and Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! 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 Woo! Amen and Amen. Maraming salamat sa ating worship team, ating song leader, Sister Pau, at sa lahat po ng tumayo. And welcome po sa bawat isa na naririto. So welcome po na rin din ang family ni Denbury, of course, Shirlette, ating mga kapamilya. And of course, Sister Apple, Brother BJ, and Sister Joy, welcome sa ating lugar na kung saan tayo ay nagkakatipon, nagkakatagpo para sambahin ng Panginoon. Bago ko po ibigay, init na po ang ating speaker today, but I would like you to be informed that our beloved Pastor Randy, Pastora Aileen, was not around. Nasaan po sila? Sila po ay nasa anniversary ng Perugia ba? Kaya isama natin, napalakpakan nga natin muna ang Panginoon sa 29 years of faithfulness, amen, ng Diyos sa bayan ng Perugia. At alam niyo po, amen, kailangan niyo na rin pong malaman that our spiritual father and mother ay kailangan po ng panalangin. Mommy Ruth was been rushed to the hospital this morning, meaning kaninang madaling araw. Well, actually midnight. And initial report that she experienced stroke, but praise the Lord, she is now stable. Amen. So we continue to pray as we celebrate today. Amen. Meaning, we should celebrate because, amen, God is able. Amen. And He can do miracles. Amen. Kaya, alam niyo po, si Pastor Randy, amen, ay siya po ang magiging speaker in behalf po ni Bishop Francis Santos. And palakpakan natin ang Panginoon, and to God be the glory. At this morning, maghanda na kayo. Amen. Because nakita ko yung title niya. Amen. At nawa ay hindi ko na sasabihin yung title niya, siya nalawaga pa na sa inyo. Because I see it on our line of sermon. So today, amen, alam ko may dalang malaking net ito eh. Ayan, so yun na lang ang hint ko today para sa kanyang message. So without further ado, let's welcome our very, very industrious care group pastor in the life of our beloved Pastor Ronald Fronda. Palakpakan po natin sa ating Panginoon. Ayan, God bless Pastor. Ayan. Hallelujah. Glory to God sa bayan niya na narito ngayon. So we are nasa 40th day of the month, November. So kasi tatapos lang yung Halloween ng mundo. Ngunit tayo, we don't celebrate Halloween because we believe there's no power in that celebration kasi we don't believe that yung mga napatay ay they are already in the heaven. So ngayon mga kapatid, we are ngayong araw ay Linggo. Tama po ba? So amen. So ilalagay ko lang. Medyo kanina pa akong kinakabahan ngunit sabi ni Lord ay siya naman magsasalita eh. I'm just only instrument to His word. Kaya titingnan natin kung saan pumasok. Doon pumasok. Okay? Hallelujah.
At magandang umaga muli sa inyong lahat at muli tayo ay magsalo-salo sa pagkaing espiritual na hinanda ng Diyos upang mabusog yung ating espiritual. So the whole week ay, kita nyo, the whole week, isang beses lang tayo kumain ng masarap na putahe sa Linggo, espiritual. So tayo kumakain ng tatlong beses, I think seven times na tayo kumakain. So yung iba talagang kondodo picture pa sa bar para magmerienda. So ngayon, kailangan din natin pakinin ng ating spiritual, yung espiritu natin. So nabuhay tayo through the calling of God to us, at ngayon, papakainin naman natin ng masarap ang ating Panginoon. So God prepare a message for everyone who is listening right now. Kaya titingnan natin, kasi may sasaluhin tayo, may ika-catch tayo. So pagpalain natin din ang salita ng Diyos sa ating buhay. So tayo tumayo para basahin ang kanyang salita. So para tayo ay hindi matagalan. So ako na babasa. Although mabagal akong magbasa, so sundan niyo na lamang po sa overhead po natin. So this is the passage where Peter called. So nalalaman niyo na kung anong tatakbuhan ng mensahe. But I want to encourage you, take heart, because the message is not only Peter, but each one of us na nandito. Kung kayo makikinig at gagawin po nyo ang kalooban ng Panginoon, and this is the message for each one of us. Luke 5:1-11, this is 11 verses. One day, Jesus was standing on the shore of Lake Genesaret. While the people pushed their way up to him to listen to the word of God, he saw two boats pulled up on the beach. The fishermen had left them and were washing the nets. Jesus got into one of the boats. It's belonged to Simon. Yan. Binabasa ko po yun sa So dito ko po ilalagay ko po sa ESB. Yan. So verse 3, getting into one of the boats which was Simon's, he asked him to put out a little from the land, and he boat. And when he had finished speaking, he said to Simon, put into the deep and let down your nets for a catch. And Simon answered, Master, we toiled all night and took nothing, but at your word, I will let down the nets. And when they had done this, they enclosed a large number of fish, and their nets were breaking. They signaled the other partners in the other boat to come and help them, and they came and filled both the boats so that they began to sink. But when Simon Peter saw it, he fell down at Jesus' knees, saying, "Depart from me, Jesus. For I am a sinful man, O Lord." 9, for he and all who were with him were astonished at the catch of the fish that they had taken. And so also were James and John, son of Zebedee, who were partners with Simon. And Jesus said to Simon, "Do not be afraid. From now on, you will be catching men." And when you will be, and when they had brought their boats to the land, they left everything and followed him. Oh God, oh Holy Father,
Yes, O God. We read your message today, Lord God, your word, your Bible, our Bible, Lord. At muli, Panginoon, nangungusap ka, and I believe, Lord, you're gonna do something great in our midst, Lord, in the every heart of your people, O Lord God. At Panginoon, isang binhi na naman, Panginoon, ang itatanim mo sa aming puso. Calling us in our own name, Lord God. And Lord, show your message today. Show your greatness to this message, Panginoon, sa inyong mga bayan, Panginoon, sa bawat isa sa amin, O Lord God. At muli, Panginoon, ikaw mataas, O Lord God. Makita ang iyong kadakilaan, Panginoon, sa iyong pagtawag sa bawat isa sa amin, O Lord God. At muli, Panginoon, wala kami itataas kundi ang iyong salita, ang iyong pangalan, ang iyong kaluwalhatian sa aming kalagitnaan. Holy Spirit, minister to us your word. In Jesus' mighty name. Amen. So, tayo makakaupo. Okay. The big cats, sabi nga, so nabasa natin the whole passage of Luke 5, 1-11. So, ito po yung time, the first calling of first disciple of Jesus Christ, and that is Simon Peter. So, ito po yung, pero this message ay meron ding kasamang mensahe para sa atin. So, titignan natin. So, I prepare as usual as para hindi kayo mainip sa aking pagsasalita. So, I prepared my PowerPoint para hindi naman kayo, So, isasabay nyo yung tingin sa overhead and then yung pakikinig nyo po dahil mahalaga ang salita ng Diyos sa ating mensahe. So, I'm using to show this para mas maintindihan po natin kung ano yung scene, kung bakit nangungusap sa atin ng Diyos. So, hindi lamang sa mga lingkod niya nung unang panahon, but each one of us sa panahon po natin ngayon. Amen. So, tunghayan po natin nakikita nyo po yung isang bangka o barko o daong sa malalim na Tagalog, the big cat. So, titingnan natin kung ano ang ibig sabihin dito sa mensahe ng Panginoon. So, there's a crowd. So, nabasa natin that may crowd doon sa pangpang o sa dalampasigan kung saan nagkakatipon upang pakinggan si Jesus sa kanyang pagtuturo. At sa dami ng tao, so halos ang naisin ng Panginoon is to na ilid ang tao at gusto niyang ipakita na sa pagtuturo niya ay sumakay sa isang bangka. And yung bangkang yon ay kung saan bangka ni Simon ang kanyang sinakyan. At dito sa kanyang pagtuturo, ipinakita niya sa mga tao. At dito, sinabihan niya si Simon na ibaba ang kanilang lambat. At medyo gumit na sila sa dagat upang yung kanilang lambat ay maihulog kasi para makahuli ng isda. Ngunit nagsabi si Pedro o Peter ay ilang buong gabi, buong araw na silang nanginisda ngunit wala isang huli. At nakita natin na at nung dahil sa pagsunod nakita ng natin ang pagsunod ni Pedro sa utos ng Panginoong Hesus na ihulog ang lambat muli at pinakita doon sa obedience na ginawa ni Pedro. Ito yung nagbigay sa kanya ng pagpapala. At nakita natin, nung inangat ang lambat, ay sobrang dami. At nahalos masira ang lambat at lumubog ang bangka sa dami ng huling ito. At bagay na namangha yung mga tao. At lalo na si Simon Pedro.
o si Mint Peter. At sa dami, halos kita nyo na, lumubog yung bangka. At dahil sa nakatch yung puso ni Peter dito at lumuot sa Diyos, sa kadakilaan niya, sa pangyayaring ito, ipinakita ng Diyos muli sa mga tao ang mensahe ng pagsunod. At lumuhod si Pedro upang dakilain ng Diyos. At nagsabi na lumayo ang pinalalayo niya ang Panginoon dahil hindi siya karapat-dapat. At kita nyo, yung pagpakumbaba ay pinakita ni Pedro dito. At dito sumunod na si Pedro sa Panginoong Hesus. At yung mga sumunod na scene, ito po ang ating ipapaliwanag ngayon sa umagang ito. Bakit nga ba sa lahat ng tao tayo ang narito? Hindi sila, kundi tayo. Ito ba isang bagay na kailangan nating intindihin na tayo ay tinatawag ng Diyos? At ngayong umagang ito, ito ang prinipare ng Panginoon upang makita natin ang kalagaan natin sa iglesia, yung pagtawag sa atin. So hindi nagkataon, kundi itinakda ng Diyos na kayo ang nakaupo dyan sa upuang yan upang maglingkod. So ngayon, sa Jerome, marami kayong mga isipin, marami kayong mga doubts pa sa paglilingkod sa Diyos. Nakita nyo naman ang buhay ng mga pastor. So walang umaman sa lapi sa mga pastor. So may kumeron man, so hindi natin tinitignan yung bagay na yun kasi maaaring may motibo ang isang pastor o naglilingkod sa Diyos kaya gumaganda ang buhay. Ngunit ang panukala ng Diyos sa mga taong naglilingkod sa Kanya ay paghinhawain abundantly. Ika nga, mamuhay tayo abundantly sa Kanyang presensya. Ngunit sa paglilingkod, makikita natin na ang pagsunod at ang pagpapakumbaba ay kailangan upang makamtan natin yung mas malalim na kapamaraanan ng Diyos para sa atin. At ang verse po na ito, ay buong chapter na ito, ay tumutukoy sa mga disipulo, yung mga tinawag. Ngunit dito, titignan natin na ikaw mismo ang tinatawag ng Diyos, hindi lamang si Pedro. At doon sa scene, kita nyo, ang mga tao ay nasa pangpang, nakikinig. So wag tayo lamang, sa panahon, siguro sa oras na ito, kayo po ay nandiyan sa upuan na yan. At i-describe natin, kayo po yung nandoon sa pangpang na to. Ngunit doon sa parting, ibang part, yung tatlong tao na nasa bangka, ay naging special dahil si Pedro nga ang naging sentro ng kanilang passage na ito o yung mga talatang ito sa pagtawag niya. So nanaisin ba natin na tayo lamang yung nandoon sa pangpang? Kasi may dalawang bahagi ito. Titignan natin yung pananampalataya at ang pagsunod. At dito tayo magsisentro sa verse 4. When he had finished speaking, he said to Simon, "Put out into deep water and let down the net for a catch." And Simon answered, "Master, we've worked hard all night and haven't caught anything. But because you say so, I will let down the nets." When they had done so, they caught such a large number of fish and that their nets began to break. So, dito sa atin, sa pagsunod natin, marami tayong dinaraan ng sitwasyon. And sometimes, kung kailan tayo lumalapit sa Diyos,
at doon naman tayo nahihirapan. At sa pagtawag ng Diyos, may kaakibat na prerequisite na kailangan nating bitawan sa ating buhay. At pinakita dito sa scene, nung nakalambat ng maraming isda si Pedro, iniwanan niya ang bangka at yung mga nahuli niyang isda at mismo ang kanyang katungkulan bilang mangingisda. At dito natin makikita na malaking parte kung bakit tayo narito ngayon sa ating buhay. Yung pagtawag niya sa atin ay isang malaking banal na pagtawag sa atin o holy calling. So, paan pastor kung tayo ngayon kung si Pedro ay pastor o kaya ay mangangaral, tinawag upang mangaral o maging lingkod ng Diyos. So kung lahat tayo mangangaral, so sino makikinig? Sa panahon na ito, siguro kami ang mga pastor ang tumatayo at may panahon po ito. O maaring sa mga susunod na araw, kayo po ay itatayo ng Diyos upang mangaral din. At ngunit hindi lamang yun, mga kapatid. Ngayon, napapakinggan nyo ang mga salitang ito na galing sa Diyos. Actually, ngayon, tinawag kayo upang gawin yung katungkulan natin na ibahagi ang salita ng Diyos. Mamamalakaya tayo sa mga tao, hindi ang mga bagay na pangangailangan natin sa mundong ito. But the Word of God is the center of our works, yung ating paglilingkod sa Diyos. So, sa akin, maikling kwento. So, sa aming bayan, kami rin ay mangingisda dahil tabing ilog po kami. So, pagkalabas ng ilog, ay malaking dakat na. And that is the China Sea. So, we are in the western part ng Luzon. So, kami ay nagkaroon ng bangka halos ganito kalaki. So, so may mga times na may huli, may times na walang huli, at sometimes pa ay wala nga huli, minsan nasisiraan pa. So, ganun kahirap. At ang sabi nga nila, ang pagka isa kang mangingisda, ay nandun din yung isang paa sa hukay. Kasi pwedeng maraming mangyari sa gitna ng dagat. At maraming ang balita sa amin na maraming na rin nawala sa dagat dahil sa pagkakamali o maling pamamaraan o nakatulog. Ito yung mga dahilan ng mga mangisda. Pagka pinulikat o nawala ng ano, ito yung mga bagay na pwedeng mangyari sa gitna ng dagat. O kaya masiraan ka, maaaring magpaanib ka sa alon ng ilang araw bago ka matagpuan. At yung iba naman ay talaga nung panahon pa nung kabataan ko, marami talagang report na pagka umulan lamang ay siyempre malakas ang alon o kaya malakas ang hangin. Pinapatpat sila sa parting China o patung Taiwan o kaya sa ibang parte ng ano kung saan ang may current na yung malakas na hangin. So ganito ang buhay ng mangingisda, umulin ng isda. At tayo ngayon, mga kapatid, so anong significance ng mangingisda sa ating pagtuturong ito? Ay tayo rin ay tinatawag ng Diyos tulad niya ngayon. So both yung significance ng both ito ngayon pupunta na po tayo sa main. Una ay ang bangka. So, ang katumbas na, tinumbas ko ang boat sa ating pananampalataya kasi ito yung sasakyan natin patungo doon sa big cuts ng ating title. Kaya tayo, paano tayo nga makakahuli kung wala naman tayong bangka? So, anong sasakyan natin para pumalaot? Di ang ating bangka o
ang ating pananampalataya. Paano nga ba tayo makakapunta sa presensya ng Diyos kung wala tayong sasakyan? So in terms of, para makapanhit doon sa presensya ng Diyos is pananampalataya, mga kapatid. Without faith, no one can see the Lord. No one can see the holiness of God. Kaya kailangan ng pananampalataya mo. Tayo ba'y pumunta rito para may dalawang cause kung bakit tayo pumupunta sa iglesia. So, to bring our offering and pangalawa ay to receive the blessing. So, bakit nga ba yun ang aking pinuputo sa ating minsan? So, dito ba, di ba ang karamihan ang sinasabi ay bring your offering and receive the blessing. Hindi po dahil sinasabi ko yung offering natin, yung mandala na po natin. Of course, isa po yun, bahagi ng ating pagsamba. But in fact, that dinala natin ating sarili upang sumamba. Ito yung fragrance offering po natin sa Diyos. Hindi po yung mga salapi o ng bagay na meron tayo sa ating katawan o dala natin. But the whole of ourselves is offering na pagsamba. Itong kailangan. Kaya pagka tayo nag-worship, buong puso, buong being po natin, sarili po natin, ito po yung hinahandog natin sa pagsamba. Kaya't nakakabot tayo sa presensya ng Diyos. At ang pangalawang bagay ay tumanggap ng pagpapala. Kasi kung wala tayong pananampalataya, wala tayong i-offer sa Panginoon na pananampalataya, so hindi tayo tatanggap. Kaya ang pangalawa is to receive the blessing, mga kapatid. Hindi yung mga offering na ibibigay natin, hindi kawalan yun, kundi isang susi yun para tayo tumanggap. At ang pangatlo ay mahalaga ay yung fellowship. So pinagtatalagaan natin yung pagtitipon na ito upang sa gayon ang presensya ng Diyos dito ay makamtan natin yung fellowship. Kasi tayo nilikha for the fellowship of His kingdom and His brethren. Our brethren. Yeah. Amen. So additional po yun, yung ating fellowship. So yan ang main purpose natin kung bakit tayo naparito. Hindi kay pastor, hindi sa iglesia, yung building, hindi sa ating mga kaibigan, but of course, ang sentro natin ay ang Panginoong Jesus. Hallelujah. So, ang pangalawa na ating itutukuyin, ang lambat. Ano ba ang significance ng lambat? Alam niyo po ba, so hindi po, kasi pag ako ang gumagawa ng mensahe, ay pagka may nag-spark doon sa aking paghahanap na i-message po natin sa iglesia, so tayo ay nananalangin upang magbigay, mag-reveal ng Panginoon sa ating puso kung ano i-mensahe po natin. So pagpasensya niyo, medyo meron po akong konting kabad because of at talagang kanina pa ako hindi mapakali kung ano bang iniisip ko yung ipiprepare ko. So madalas akong minsan mawala because of yung preparation. Kasi kailangan po natin i-prepare na maayos for His word na idadali po natin sa iglesia. Kaya minsan medyo madalas akong kabahan kasi hindi naman po tayo sa stage, may stage fright din po ako. At pinaglalabanan ako. Pero ang lagi kong nasa isip is, we are called by God, I am called by God for His word, for His, for the message na kailangan po nating i-preach. Kaya mga kapatid, nawa ay hindi po yung aking pagsasalita, kundi yung mensahe ng Diyos na ating pinagsasalusaluhan. So ano po ang kaugnayan ng net sa ating buhay? Net is the Word of God. So babasahin natin yung time kung saan ay sabi nga dito, basahin ko muli sa verse 5, Master,
Simon answered, "He worked hard all night and long and caught nothing. But if you say so, I will let down the large, I will let down the nets." Yan. Kaya ito yon. Yung salita ng Diyos, yung utos ng Diyos sa atin na idaloy natin, bahagi natin yung mga naririnig po nating mga salita ng Diyos sa mga pastors, sa mga leaders, o sa anumang mga tinatangkilig po nating ano, para yung mga salita ng Diyos ay dumaloy sa bawat isa. Kita nyo yung crowd kanina, nag-tubili sila para pakinggan nila ang imiminsahin ng Panginoong Hesus. Ganon din tayo, mga kapatid. Ngunit kailangan po natin ng bangka upang makapalaot doon sa presensya ng Panginoon, yung makahuli tayo ng isda. At kailangan natin ang salita ng Diyos, hindi po yung ating kayang gawin sa Panginoon. Kaya tayo, sabi nga, ay doon sa ibang mga nagturo, doon sa, ano, kasi kinocompare natin tulad na nabanggit na ng ating Pastor Bailon. So, sino ba nanonood ng YouTube? Amen. So, halos karamihan, I think lahat tayo, ano. So, sa akin din, para to get information, at isa pa ay yung not to compare, but yung net na tinutukoy dito is the Word of God. At kaya natin inuhulog para makahuli ng isda. So, we are talking about sa mga, hindi literal na fish, but pieces of men, yung mga isda, yung mga kaluluwa. So, significance o yung Hallelujah. So, yan. Yung mga tao, people. And Peter's calling, ito yung kaya tayo narito ngayon, tinatawag po tayo ng Diyos upang magserbiso sa Kanya o magsilbi sa Kanya, kawan. At sabi nga sa Isaiah 6:8, so paki-plus, Brother Mac, ano ba ang sinasabi ng Isaiah 6:8? Ano ba ang hinahanap ng Diyos? Ang sabi niya, "Then I heard the voice of the Lord saying, 'Who shall I send? Who will go for us?'" Sabi ni Isaiah, "I said, 'Here I am, send me.'" So kailangan ng Diyos ng kung sino magdadala ng mensahe ng Diyos. So, hindi lamang tayo nga nakikinig ngayon, but pinagdadala tayo ng mensahe ng Diyos. Hindi lang para sa ating, kundi sa mga una, sa ating pamilya, maari. Kung kayo ay nasa malaking pamilya o nasa ano. At pangalawa ay sa mundo. Mga kapatid, so send me. At sabi ng Matthew 9:37 and Luke 10:2, so parehas lamang ito. So Matthew 9:37, and then he said to his disciple, "The harvest is abundant, but the worker are few." So marami tayo, ito tumutukoy doon sa ano, so ito naman ay magsasaka o isang nagtatanim, ngunit kinuha ko lamang tong verse na to that we actually marami tayong aanihin. So kulang ang manggagawa, kaya tumatawag ang Diyos na manggagawa. At wag natin pagmatigasin ang ating puso at kayo po, tayo po ay tinatawag ng Diyos na magtatanim at mangingisda sa mundong ito. At mga kapatid, isang bahagi ng ating pagtawag ng Diyos sa atin ay yung
obedience, yung ating pagsuko o pagpapakumbaba at yung pagsunod. So dalawang bahagi lamang po ito, ngunit alam ko malaking bagay ito para sa ating pananampalataya. So gamitin natin yung pananampalataya natin upang pagsilbihan ng Diyos ang ating bangka upang makapanig sa presensya ng Diyos at ang salita niya na idinadalo niya sa atin, gamitin niya natin upang mapangalagaan una ang ating pamilya at ang mga taong uhaw sa salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, huwag po nating takpan ang ating mga tinga sa salita ng Diyos. Kung may mga napapakinggan po tayo ng mga salita ng Diyos, gamitin po natin ito upang mangisda ng mga kaluluwa. So, ito meron po akong example kung bakit tayo may mga simbolong ganito, mostly sa mga sasakyan o sa mga pinto. At yung iba ay cross. Actually, ang Panginoong Jesus ang sentro at tayo yung isda. Kaya kita nyo, pag wala tayong Kristo sa ating puso, so makikita nyo ang buhay ng isang tao pag wala ang Panginoong Hesus Kristo sa kanyang puso. So maaring dumaan ang mga bagyo, hindi niya makayanan ang mga problema to. Ito ay mga bagay na pwedeng magpahirap sa isang tao. Kaya mga kapatid, kailangan natin ang Panginoong Hesus sa ating buhay. Kaya kailangan natin mangisda mga kapatid, upang ang bawat kaluluwa ay makamtan din ng pagpapala ng Diyos sa kanilang buhay. Hallelujah. So, hindi po tayo magtatagal. So, ito na po yung bahagi. So, sabi nga, at buksan natin ang Matthew 22:14. For many are invited, but few are chosen. So marami ang tinawag, ngunit ilan ang pinili. At dito kita nyo doon sa crowd, pinili ng Diyos na sumakay sa bangka ni Peter dahil nangungusap ang Panginoon sa kanyang buhay. From that time, may malaking paggamit ng Panginoon sa kanyang buhay. At kita natin na si Pedro ang ginamit niya upang maitatag ang iglesia. At yung declaration niya ay ginamit upang ipakita ang kaluwalhatian ng Diyos, that Peter, the significance of the rock na tinatawag yung iglesia, and that is Jesus. Kaya mga kapatid, at maaari sa panahong ito ay tayo ay nakikinig lamang, ngunit tignan natin na malaki ang pagtawag sa atin ng Panginoon. At lahat po tayo ay may katungkulan upang maging katwiran doon sa kalooban ng Diyos na maidaloy ang kanyang salita sa bawat sulok ng mundo. Maaaring kung we are family-oriented, laging pamilya ang ating mga kasama, so ngayon napakinggan nyo ang mga salita ng Diyos, ibahagi nyo rin ang maganda balita sa inyong pamilya. At maging katwiran nila sa pamumuhay. Kasi kung wala ang Panginoon, walang paggabay ng salita ng Diyos sa kanilang buhay, so makikita natin na ang kanilang buhay ay parang katulad din ng mundo. At maaring mapariwara ang isang buhay pagka walang pagtalima sa mga salita ng Diyos. At dito, sabi nga doon sa last verse ng ating binasa, at sa verse 10, sabi niya, "Do not be afraid. From now on, you will be catching men." So tayo ay manghuhuli ng mga kaluluwa. Kaya ang iglesia po, ang isang ordinansa ng iglesia ay to preach the word of God. Kaya ito po yung ating net para
himukin ang mga tao na mag tumalima sa Diyos at sumunod sa Diyos sa kanya, sa kalooban ng Panginoon. Kaya mga kapatid, tayo po ay maging instrumento ng Diyos sa kanyang kalooban na maidaloy ang mga salitang ito sa bawat sulok ng mundo. Tinatawagan ko na po ang music ministry na bigyan po tayo ng isang kanta para sa Diyos upang dakilain natin ang kanyang kalolhatian sa umagang ito. Hallelujah. Yes. Tayo po'y tumayo. Kantahin po natin yung salita ng Diyos. Tawag sa bawat isa sa amin, O Lord God. At muli, Panginoon, pagtibayan mo ang aming calling na ito, O Lord God, upang magampanan po namin ang aming tungkulin sa iyo, O Lord God, na maging mangingisda ng mamamalakayan ng kaluluwa, O Lord God. At ang utos na ito, Panginoon, ay tinatanggap po namin. At ngayon, Panginoon, linisin mo kami upang maging karapat dapat sa pagpapalang ito, O Lord God. At gawin mo lamang kami, Panginoon, maging pagpapala din sa iba, O Lord God. Maging daluyan ng iyong mga salita at makita ng mga tao ang iyong kaluwalhatian, O Lord God. Wala kaming itatas kundi ang iyong salita, ang iyong pangalan, at ang iyong kalooban, Panginoon, sa buhay. Tanggapin ng iyong bayan ang iyong salita, O Lord God, at ikaw, Panginoon, ang mamuhay. Maisa pamuhay, Panginoon, ang iyong mga salita sa kanilang buhay. Tawagin mo sila, O Lord God, sa kanya-kanyan lang pangalan, O Lord God, sa kanilang pagtulog, Lord. Ibigay mo ang mensahe patungo sa iyong bayan. At itaas mo, Panginoon, ang kanilang antas ng kanilang pananampalataya. Makita ng buong mundo, Panginoon, ang
kaluwalhatian. Lord, naiatindahan niyo yung salita. Pagpalain mo ito, O Lord God, tulad ng isang binhi, palaguin mo sa bawat puso at kaisipan ng ating mga kapatid. At ang Iglesia, Panginoon, ay magpuklod sa kalooban mo, Panginoon, na ikaw ang maging sentro at ikaw lamang, Panginoon. At ito po ay aming pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Jesus, my name. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sa pampalakpakan sa Panginoon at sa buhay na ating mahal na Pastor Ronald Fronden na ginamit sa mensahe today. So now, let's prepare our hearts sa susunod na gawain. Pangungunahan po tayo ni Sister Mavel. Amen. Ay po'y dadako sa pagbibigay. Nais ko lang pong ibahagi na ako ay narito dahil may ginamit ang Panginoon para maranasan ang presensya niya at maligtas din ako. Sino pong natutuwa tayo ay naritong lahat na nararanasan natin ang pagmamahal at ang pinakamaganda po doon ay may libre po tayong natanggap sa Panginoon at iyon po ay kaligtasan. Lahat naman po ay dito sa mundong ito ay may bayad, laging may cost, may ating afito, may dapat tayong bayaran. Amen? Pero glory to God po at may libre tayong natanggap sa Panginoon. Ang nag-remain lang po sa akin ay yung Luke 5 verse 3 na put out into deep water and let down the nets for a catch. Amen. Nahirapan man po tayong magbigay. May mga sitwasyon po tayo na hirap tayong magbigay ng pera para sa Panginoon dahil may mga binabayaran tayo. Pero kung tayo naniniwala sa salita ng Panginoon at ito yung net na sinasabi ni Pastor Ronald, glory to God, ay sabi nga po, Matthew 6.33, but seek first His kingdom and His righteousness and all these things will be given to you as well. Maniwala lang po tayo sa Panginoon na ang salita niya po ay tunay at siya ay our, the God of provider. Amen. Itas, tayo po'y pumikit at tayo manalangin. Yes, Lord, hallelujah, Jesus, hallelujah. Thank you, Lord God, for this day, O Lord God, na ibinigay mo muli, O Lord God, ang iyong salita, O Lord God. Manahan ito sa aming mga puso at maging gabay ito sa aming mga buhay, O Lord God. Pagpalain niyo po ang bawat isa na narito, O Lord God. Magbibigay kami ng may kagalakan sa puso, O Lord God, dahil kulang mga salitang ito, O Lord God, sa mga ginawa mo sa bawat isa, Panginoon. May libre kaming natanggap at ito'y mga bibigay namin, Panginoon, ay kulang pa sa iyo para sa iyo, Panginoon. Halika, pagpalain mo, Panginoon, ang bawat isa na narito, Lord God. Alam mo ang nasa puso ng bawat isa, Lord God. Ito'y ipagkaloob mo sa kaparaanan mo lamang, Panginoon, at pagpalain niyo po ang mga lingkod mo na ginagamit sa aming harapan, Lord God, para idalay ang iyong mga salita, Panginoon. Salamat, Lord God. We love you, we praise you, and we lift your name on high. In Jesus' name, amen. Amen and amen. Masaya po tayo magkaloob sa Panginoon. Hallelujah. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen. Before I give again the microphone kay Pastor Ronald para sa benediction, hinahamon tayo ng mensahe ng ating mahal na pastor. Amen. Kaya tumingin ka sa kaliwa mo sa kanan. Amen. Ang title niya is The Big Catch. Amen. Tingnan mo nga kung malaki ba yan. Ay, okay. Hindi yun ang ibig sabihin yan. Ha? Okay.
Hindi po yan na dahil malaki yan nasa kaliwat kanan nyo yan ang mensahe. Tandaan ninyo, the boat represents our faith and the net represents the Word of God. Pero I would like to, verse 4, nakita nyo dito at ito yung gustong hamon na iwan sa atin na ating mahal na pastor. Anak, pakilagay yung verse 4 dun sa dito makita natin yung verse 4, verse 6, anak, ay dito pinakita, pinahulog ng Panginoong Hesukristo yung lambat. Amen? At when they did that, amen, they caught a great number of fish. Amen? Isda muna. But the design of the Lord is not Peter to be just fishers of men. The great catch of this message is on verse 10. Amen? This is the great catch. Verse 10, anak, pakilagay. And this is the challenge that our beloved pastor wants us na mag-respond. And so were James and John, Zebedee's son, who were Simon's partners. Don't be afraid, Jesus told Simon, from now on, we will be catching people. This is the big catch. God wants you to be fishers of men. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon and let's welcome our beloved Pastor Ronald para po sa benediction. Hallelujah. So, this is the benediction. Tas po natin ang ating mga kamay to catch the blessings of God. May the God of hope fill you with all joy and peace in believing, so that by the power of the Holy Spirit, you may abound in hope. May the God of peace be with you all. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. God bless you. Preferite fare practice adesso o dopo?